Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Habang mag-isa ako sa silid ni Baron, maraming naglalaro sa isipan ko kasi masayang masaya talaga ako. Basta hindi maipaliwanag yung saya na nadarama ko. Unti-unti nang nagkakaroon ng kulay yung mundo ko at sa palagay ko, handa na ako sa mga bagay na bago sa nararamdaman ko na gusto kong buksan para maging masaya ako. Pagkalabas ni Baron ng silid, ako naman eto. Masaya talaga. Kaso, uuwi na ako. Hindi rin kasi ako pwedeng magtagal dito. Kaya naman, bumangon na ako at nagtungo agad ako sa kusina nila Baron. Naisip ko na magtimpla ng kape. Medyo malamig kasi talaga. At habang nagtitimpla ako ng kape, nakikita ko si Baron mula sa maliit na bintana sa kusina nila. Ang cute niya tingnan habang naghahagis ng bato sa dagat. Kaya eto, pagkatapos kong magtimpla ng kape, pinuntahan ko agad siya. At habang papalapit ako kay Baron, patuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Uy, Baron, bakit mo binabato ang dagat? Wika ako pagkarating ko sa kinauupuan ni Baron. Naupo na rin ako sa tabi niya. Wala lang, kuya. May gumugulo lang sa isip ko. Wika ni Baron. Bakit, Baron? Sino ba yung gumugulo sa isip mo? Yung mga sulat sa bote ba? Wika ko. Hindi yun, kuya. Basta, magulo lang yung isip ko ngayon. Ano ba yung dala mo, kuya? Kape ba yan? Para sa akin ba yan? Wika ni Baron. Di na ako nakasagot kay Baron kasi bigla niyang kinuha yung dala kong kape. Kung alam ko lang na gusto niya rin ng kape, eh di sana ipinagtimpla ko din siya. Napakatamis naman ito, Kuya Dexter. Wika ni Baron. Alam mo ba, Baron, ang kape, parang pagmamahal yan. Matamis yan kasi ganyan ako magmahal. Sobrang tamis din. Wika ako. Pero, kuya, paano naman kapag mapait yung kape na tinimpla mo? Wika ni Baron. Kapag mapait naman, ibig sabihin nun, handa mo siyang ipaglaban. Kasi, sobrang tapang nung kape. Wika ako. Ah, ganun ba yun, Kuya Dexter? Pero, kuya, sa palagay mo, makikita ko pa kaya yung nagmamay-ari ng mga sulat na nakukuha ko sa mga bote? Wika ni Baron. Baron, gusto mo ba talaga na makita siya? Wika ko. Hindi ko alam, kuya. Natatakot ako eh. Baka kasi mamaya masama pala yung ugali nun. Tapos hindi mabait. Tapos mukhang halimaw.
Bigla ni Baron. Uy, grabe ka naman Baron. Malay mo, kabalik ta rin siya ng lahat ng iniisip mo. Yun bang mabait, malambing, tapos masayahin. Bigla ako. Sana lang, Kuya Dexter. Kasi kung masama yung ugali niya, ako, baka basagin ko sa ulo niya lahat ng bote na ikinalat niya. Wika ni Baron. Baron, napaka violente mo naman. Pero malay mo, pagdating ng panahon, bigla na lang magsasalubong yung landas niyo. Wika ko. Kuya Dexter, kahit hindi na siguro, kasi masaya na ako. Wika ni Baron. Bakit ka naman masaya, Baron? Wika ako. Basta, masaya lang ako. Wika ni Baron na nakangiti habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Uy, Baron, parang kinikilig ka. Halika nga dito. Magsabi ka nga sa akin. Sino ba yung nagpapangiti sa iyo ng ganyan? Parang may itinatago ka sa akin na. Wika ako. Wala, kuya. At saka, bakit ba nagtatanong ka ng ganyan? Oh, yung kape mo. Wika ni Baron. Ibinalik niya sa akin yung kape. Kaso ubos na. Tapos, umalis siya at naglakad sa tabing dagat. Grabe talaga tan si Baron. Nakakagigil. Kaya naman, mabilis akong bumalik sa bahay nila para ibalik yung baso. Pagbalik ko sa kinaroroon na ni Baron, parang gusto ko siyang ihiga sa batuhan tapos doon ko siya kikilitiin. Nakakagigil eh. Baron, oy, bakit ka lumalayo sa akin? Wika ako. Kasi lumakita niya ako. Ayun, gustong magpahabol. Kapag talaga nahuli ko siya, yari talaga siya sa akin. Kaya eto, tumakbo ko ng mabilis at nung maabutan ko siya, ginawa ko ang isang bagay na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Baron, bakit ka tumatakbo, ha? Wika ko, sabay halik sa labi ni Baron. Subalit, mukhang di niya nagustuhan yung ginawa ko. Kasi, itinulak niya ako. Tapos, nakatanggap ako ng isang malakas na suntok. Kaya eto, tulog ang lolo niyo. Hindi ko sinasadya na suntukin si Kuya Dexter. Nagulat lang talaga ako sa ginawa niya. Bakit ba niya ako hinalikan? Nakakainis. Yan tuloy. Nakatikim siya ng kamao ko. Napasobra ata yung lakas ng suntok ko. Kasi nawala ng mali si Kuya Dexter. Anong gagawin ko? Kasi naman, bakit ba niya ginawa yun? Pero parang nagustuhan ko. Ano ba tong iniisip ko? Kaya naman, tulad nung unang beses na nakita ko siya, isinakay ko siya sa balikat ko. Tapos umuwi na ako sa bahay. Pagkarating ko sa bahay namin, inihiga ko na agad siya
sa silid ko at kumuha ako ng maligamgam na tubig para malinisan yung mukha ni kuya. Natatakot tuloy ako kasi siguradong yari ako kay Kuya Dexter kapag nagising na siya. Kasi nagkulay ube yung isang mata niya. Patay ako nito. Pero kasalanan naman niya eh. Bakit ba kasi biglaan? Ayan tuloy. Nagamit ko sa kanya yung kamao ko. Pero teka lang. Gusto kang pulitin. Sakto, tulog siya. Kaya eto, gagawin ko na. Sana hindi siya magising sa gagawin ko. Nabiting kasi ako eh.